May zero cost dripping system. Actually, ito na. Welcome to Farm Stay Mom Channel at nandito si Spider-Man. Hi. Hi Spider-Man. Ito naman yung kabilang side ng house na gagawan ko pa lang ng aking garden. So ang plant na itatanim ko dito ay color yellow na hiningi ko kay Ma'am Jeronimo. Siya yung aking boss sa Rizal 3. And sa kanyang butihing gardener na Hepte, bigyan mo na ako. Beside na ito, kung napapansin nyo, dyan sumisikat ang araw pag umaga. So yung sunlight for this, ang exposure ng side na ito ay hanggang 11 o'clock. And the soil actually ay medyo dry dyan. At dati madaming bahay fire ants. Fire ants bang tawag? Yung pula. So, binabahayan na siya kasi super dry nga niya. Ko siya ng dripping system. Actually, ito na. Maintain ko na yung moisture ng lupa. At nagsimula na akong magtanim ng pang-edging ko. Ito. Lagyan ko lang ng twigs. Ang purpose nito ay para hindi siya tatambayan ng manok. Kasi si manok, pag may dry na area, ay doon sila naliligo. Ang tawag yata nila ay sand bath. Natural way of cleaning themselves para hindi din sila magkakaroon ng kuto. So alam nyo ba na may kuto ang manok? Okay, so dahil dyan wala lang. Dinidiligan ko siya actually ng mga organic fertilizers ko. Tumaba yung lupa sa area na to. Ang gusto natin gawin ay mag-install ng dripping system. So bakit kailangan ko ng dripping system sa area na to? Bakit hindi na lang didiligan? Nang sagot, masyadong malaki yung aming yard at masyadong madami akong portion ng garden. So hindi ko kayang diligan lahat yan in one day kasi syempre madami pa tayong mga responsibilidad. Ito palang point ay zero cost. Zero cost for me. Paano ko kinabit yung aking dripping system? Sa materials na ginamit ko ay yung lumang-luma at damage na hose. So, nag-recycle lang ako. Kasi sayang naman kung itatapon na. So, kung nakikita nyo, super dami na niyang pinagdugtungan at mga butas-butas. Yan. So, sayang din naman. So, next ay any heating material. So, ito ay pampa-expand ng hose. So, pwedeng lighter. And lastly, kailangan natin ng measuring tape and pang-cut dun sa hose and sa other stuff. So, let's start! Music stop. Nandito na tayo sa pinaka-challenging na part ng ating
project, yung paglalagay ng water system. Dahil nga zero budget tayo sa project na to, kailangan natin na madaming prayers at patience. So wala tayong adaptor, so pipilitin nating kumasya yung hose doon sa water outlet. So iihaw natin siya sa kandila, sakto lang na ma-heat lang siya at mag-expand. Tapos pag hindi pa rin, ulit-ulitin natin hanggang sa makuha natin ang tamang timpla. So okay lang yan, kasi yan yung challenge natin, ay maging zero budget tayo sa ating project. So ayan na guys, naikabit ko na, medyo madumi lang pero successful tayo. So ang next ay kakabit natin yung ating extension dun sa inlet ng ating dripper. So ayan na. So baka may magwa-wonder, bakit may extension? Eh kasi yung dripper natin ay steady na siya dun sa place na yon. And kailangan natin nung adapter, I mean ng extension, para yun yung magkoconnect dun sa gripo. So ayan na, na-on ko na yung tubig. Lumabas na yung tubig dun sa dripper natin. So pag napansin nyo, ang daming ang damage nung ating hose. So hindi pare-parehas yung butas niya. So may ibang part na wala at may ibang part na malaki yung kanyang damage o yung butas. So ang gagawin natin ay make sure na balanse yung lahat ng tubig na lumalabas. Kasi hindi naman pwedeng sobrang lakas sa kabila at yung sa kabila naman sa ibang part ay masyadong mahina. So i-check natin lahat ng parts at ang distance ng mga holes na ilalagay natin para yung drip ay balance sa lahat ng parts ng ating garden. Naman ay masyadong malakas, so ang gagawin natin ay tatalian natin ng rubber para makontrol natin yung kanyang tulo. So ito naman guys, ay dadagdagan natin ang kanyang butas. So tutusukin lang natin ng isang sharp na object. Ayun. So control natin na hindi naman aabot sa point na magiging sprinkler na siya, hindi siya dripper. That's all guys. Thanks for watching. Sana guys nakatulong sa inyo ang video na to. Please subscribe. Bye.